ayusin na naman tayo. Isang Astron na si RTTB21. Hindi na lang kanina. Tapos sabi ko, balikan na lang bukas kasi hapon na. So, ito yung problema niya mga bro. Saksak natin. So, ayan may power siya. Ayan, nag-oscillate siya. Yan yung problema niya. Yan, retrace line na color red. Yan. Overscreen siya, tapos color red. May retrace line. So, ito bubuksan natin, tapos repair natin. So, ito na siya mga bro, nabuksan ko na. Ito, magbo-voltage check muna tayo dito. Kasi kadalasan dito sa ano, yung sa 180 niya yung problema. Check muna natin. Ito yung ano, yung capacitor niya. Yan, tingnan nyo. Buo pa naman. Hindi pa bloated. Ito yung capacitor ng 180 niya. So pag bumaba yung capacitance nito, yun din yung labas, retrace line. Kaso sa problema nito, retrace line tapos iba yung kulay. Kaya check muna natin kung bakit siya nag-retrace line tapos yung kulay. Dito na tayo mag-ayos sa may ano, sa may CRT board niya. Check muna natin dito sa 180 niya kung ano ba. Saksak natin. Yan, nag-oscillate na siya. Check natin yung B plus niya. +116, so okay to. Dito sigurado ko okay yung supply nito sa may 5 volts tsaka sa 9 volts kasi nag-oscillate naman siya. Tapos yung sa vertical okay rin to. Dito na tayo mag-focus diretso sa 180. Ito. Sa 180 to. Ito yung diode na to. Yan. Tapos capacitor na to. So may 185 siya. Papuntang supply dito sa CRT board. Check natin dito sa may CRT board niya. Ito yung sa red. Red cathode niya. Natin yung red cathode niya. -33 volts lang, mababa siya mga bro, kaya pala nagre-red to sa green. So normal sa green, 153. Sa blue, 92 volts. Normal to, mababa yung sa blue kasi blue screen dapat yan, kaya mababa yung nasusukat natin. Pero dito sa red, ito sobrang baba naman, nasa 30 volts lang. So itong ayusin natin muna. Ito gagawin natin muna, magre-resolder tayo dito kasi yan o. Yan sa mga transistor na yan, driver transistor ng color, yan, tatlong yan, ano, maraming mga cold solder, kaya resolder muna natin. Patinuin muna natin yung kulay, kasi yung sa retrace line, posibleng yung capacitor kanina na pinakita ko, papalitan natin or mag-adjust muna tayo sa flyback, baka sa flyback lang din.
So ito, resader lang natin. Bunutin ko muna to. Yan, resader muna natin to. Resider muna natin dito sa may SRT board niya. Ito na, repair na rin to. Pinalitan siguro to ng flyback kasi dito na nakahinang yung sa screen niya, oh. So ayan mga bro, na resader na natin. Ayan siya. Na resader na natin. So testing natin ulit. Testing natin ulit to. Check natin ulit yung sa red cathode. So mababa pa rin siya mga bro. Ayan, nasa 10 volts na nga lang ngayon. Mababa pa rin siya. Ayan yung screen niya, oh. Ayan, napula pa rin. Pula pa rin yung screen niya. So check natin yung sa signal naman dito. Yung signal ng RGB galing sa Jungle IC. Ito, check natin ito. 1.8. So dapat no, nasa 1.9. Dapat no, nasa 1.8 hanggang 3.5 something. Yan, 2.1. Depende kasi sa screen yan. Ano yung pinapalabas doon, nagbabago-bago to. Yan, 3.6. So, may signal siya galing dito. Sa IC na to. Sa Jungle IC. Pero pagdating dito sa may cathode na ng red, ayan, mababa. Ito normal to sa blue, oh. Ayan, nasa 90 volts kasi dapat yan blue screen, so mababa dapat. Tapos dito sa may green, ito, itong cathode ng green, ayan, 54. Kasi walang green sa screen, kaya mataas yan. Ito, sobrang baba naman, nasa 10 volts. Ayan, nasa 10 volts siya, nasa red, kasi red yung screen. Yan. Red yung screen. Tapos may retrace. So check natin tong transistor sa collector niya. Ayun, 5 volts. Dito sa ano,
sa resistor niya. Meron siyang sa resistor to galing 180. Yan 184. Yan naka-parallel lang lahat ng transistor na yan. Tapos ito yung sa red. Pagdating dito 5 volts na lang. So dadaan dito sa ano, dadaan dito sa transistor na to. Tapos yung signal galing dito dadaan para ma-boost up niya yung ano. Siya yung magda-drive para sa screen ng red. So may problema tayo dito mga bro. Papalitan natin ng transistor yan. Yung transistor ng red. Bunutin ko muna. Yan, papalitan natin yan. Natanggal pala yung iron ko. Matagal-tagal to bago uminit. So, push ko muna mga bro, painitin ko lang yung iron. Ay hindi, kuha na lang tayo ng ano pala, pampalit. Ito. Pwede to. Parehas lang sila ng number nito kasi sa China, China din to na ano, sa China na board. 2482 na transistor. Ito yung papalit natin. Di pa mainit yung iron natin mga bro. Pause ko na muna to. Kasi hahaba na yung video natin. So ito mga bro, mainit na yung iron natin. Yan. Tatanggalin lang natin tong transistor, tapos ipapalit natin dyan. So ito siya mga bro. Ito yung transistor na ipapalit natin. Yan. Si 2482. Ito yung papalit natin dito. Pag ito mga bro, pinalitan natin, tapos nag voltage check tayo, ganoon pa rin. So i-hang natin tong CRT socket na to, CRT board na to. Tapos che-check natin ulit yung voltage. Pag nag normal siya, so conclusion natin agad, sira yung tube. Pero sa ganito, unahin muna natin yung ano, yung transistor. Kasi kadalasan din nangyayari sa mga China TV to. Kaya ito muna yung transistor. Kasi okay naman yung sa ano niya, sa red, sa blue tsaka sa green. So ito muna, transistor lang ng red yung papalitan natin. Ito siya. Sa mga bro, 2482. So papalitan natin ngayon ito. Yan. Ito yung ipapalit natin.
So ayun, nakabit na natin mga bro. Siya. Check natin ulit. Ayan siya mga bro, nakabit natin. Ito yung transistor na to. Yan. So ngayon, saksak ulit natin, tapos mag-check ulit tayo. Check ulit natin yung boltahe niya. So ayan, nag-oscillate na siya. Check natin yung red. Natin yung so ayan mga bro, tumaas na siya, nasa 166 volts na. Tapos sa blue ito 90 volts kasi blue screen doon. Tapos sa green, katod ng green, 153. So okay na to mga bro. Tingnan natin yung screen. Okay na to. Ayan siya. Nasa 165 na. Tingnan natin yung screen. So, ayan na siya mga bro. Maliwanag na. Wala na siyang color red. Tapos, wala na rin yung retrace line niya. Nawala. So, yun lang pala yung sira. Akala ko sira pati yung capacitor. So, okay na to mga bro. Napatinunan natin yung ano, yung red cathode. So itatakip lang natin 'to. Akala ko tube na. Kasi pag ganoon pa rin, pag pinalitan natin 'to, tapos 'yan, yung sa red cathode circuit niya. Pag napalitan natin lahat 'yan, tapos ganoon pa rin, hang natin yung ito, hang natin tong board na 'to. Tapos check ulit natin yung mga voltage diyan. Pag walang pagbabago, ganun pa rin yung ano, yung short, yung mga boltahe. Ibig sabihin, nandito lang yung sira. Dito lang, tsaka dito. Or posibleng itong jungle IC na to. So, pero pag tinanggal natin to, tapos nag-voltage check tayo, nag-normal siya. So, tube na yung sira. Ganyan yung pag-troubleshoot ko mga bro. Sa mga ano, sa mga baguhan pa, sa mga katulad ko na nangangapa pa rin. Yan, baka makatulong to sa inyo mga bro. Lalo na sa mga ano, nagsisimula pa lang mag-repair. Ayan, okay na siya mga bro. Yan, Astron. So itatakip ko na lang to mga bro. Okay na to. Okay na siya. We'll be right back.